Praise the Lord. Sabi na. Hello, hello. Hello. Praise the Lord. Amen. Masaya ba tayo mga umaga, mga kapatid? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Makaupo muna kayong lahat. Praise the Lord. Makaupo muna lahat, mga kapatid. Salamat sa mga makalangit na awitin na naihandog po natin ngayong umaga. Praise God. At nais ko pong i-welcome muli ang ating mga bisita ngayong umaga from Bohol. Ang mga kapatid po natin kay Kristo. Sila Brother Jonel Cortel at saka Sister Joanne Cortel at si Sister Joanna Tan. Sister Joanna Tan, praise the Lord. You're welcome. So much bless kami mga kapatid sa inyo dahil sa mga testimony nyo na binahagi po sa amin na karanasan po nyo sa ating Panginoon. Since na mula sa dati nating kalakayan hanggang sa nakilala natin ang Panginoong Jesucristo, ay pinakita nyo mga kapatid na the same paano, kung paano kumilos ang Diyos sa inyo, ay ganun din po sa atin, sa amin. So, salamat dahil it's a privilege na marinig po namin yun dahil bawat Kristiyano na nagpapatotoo para sa ating Panginoon ay isang napakalaking katunayan na ang Diyos ay buhay. At saka ang ating Panginoon ay hindi nagtatangi ng tao. Na-bless ako doon sa sinabi ni Sister Joanna kanina sa kanyang testimony, no? Paano siya from the beginning nag-journey ka until you reach the blessing, no? Yung sabihin nating material, no, na pinatotoo mo kanina. Isang malaking bagay na sinabi mo sa kongregasyon na hindi kayang tapatan ng anumang material yung bagay na meron sa Panginoon. Totoo po yan. Marami po tayong mga kapatid nating bilyonaryo, milyonaryo. Isa po ang kanilang sinasabi. Without Jesus Christ, there is nothing. All thing is vanity. Sa tingin lang ng mundo na ang material talaga ay parang langit yan. Marami kang pera, puno ng banko, at maraming banko, no, talagang na-impact ng mga taong nag-invest dahil gusto nilang makasiguro. Ayaw nila na mapahamak yung kanilang pamilya. Nagsisigap sila, mga kapatid, na mag-ipon para sa kanilang future. Pero, na-find out nila, mga kapatid, na nung makilala nila si Kristo, mas palang kayamanan si Kristo kaysa sa mga ito. Kaya, na-bless ako doon sa testimony ni Sister Joanna. Ang anak ko rin ay si Sister Joanna. Ayun po siya. Napakagandang pangalan po niyan, Joanna. It is a grace, name of grace. Hallelujah. So, from Bohol, galing pa kayo ng Bohol, nagamit lang po yung Planet Shakers para magkita-kita po tayo. At itong pagkakataon na ito, mga kapatid, hindi na po ito bago. Ito po ay nasa kaisipan ng Diyos. Itong pangyayari ngayon na nakarating po kayo sa hindi po pinlano ng bawat isa yan. Tinakda ng Diyos. Just to be a blessing. Naparito kayo sa Maynila, nagpatotoo kayo sa ginawa ng Diyos sa inyo, it's such a blessing. Isang malaking bagay po yun. Na nag-travel kayo, gumastos kayo ng malaki, just to testify the good work of God. Isang malaking blessing yan. Hallelujah. Kaya, welcome po kayo mga kapatid sa gawain ito at nakakatuwa dahil napakasigasig nyo po sa gawain ng Panginoon. Narinig ko kanina na sabi nga ng pastor natin
Narinig natin kanina na sabi ng pastor natin na kayo po ay maraming sked ng Bible study. Dapat yan po ang Kristiyano. Ganyan po tayo dapat lahat. Ganyan po dapat kabisi ang anak ng Diyos. Kasi kapag ka kayo ay gumagawa sa gawain ng Panginoon, nagsisipag kayo, nagtatrabaho kayo para sa spiritual, darating ang Panginoon, darating ang araw na pagpapahingahin tayo ng Diyos. Yun ang rest. Hindi pa yun dumarating kasi pinapakilos pa tayo ng Diyos. Pinagtatrabaho pa tayo ng Diyos sa spiritual. Pero darating ang araw, titigil ang trabaho mo. Whether you like it or not, kukunin ka ng Panginoon para ipagpahinga. Dahil bakit ka magpapahinga? Nagtrabaho ka. Kumilos ka. Kaya ka pagpapahingin ng Diyos. Kayo mga taong Kristiyano, na mayroong sigasig sa Panginoon, hindi mawawala, hindi mababaliwala ang inyong paghihirap. Hindi mababaliwala ang ating mga pinaghihirapan, pinagpapagalan. Lahat ng iyan ay mayroon pong reward. Hindi po mababaliwala. Ano man, gaano man yan, kaliit, kalaki, meron po yung gantimpala. May reward yan sa Panginoon. So, hope na sana ay hindi ito ang last ng inyong pagparito. I heard Brother Jonel that he was formerly SDA, Seventh-day Adventist. Alam mo, Brother Jonel, hindi nakakalayo ang message natin. Kung ang pag-uusapan natin ay prophecy, kung pag-uusapan natin ay mga malalalim sa Biblia, hindi po tayo nakakalayo dyan, Brother Jonel. I know about the doctrine of the Seventh-day Adventist. Mahilig sila sa prophecy, ang kanilang kinikilalang lingkod ng Diyos dyan ay si Ellen G. White, kinikilalang prophet. We're the same, meron din kaming prophet. May kinikilala din kami. Pero he was past, matagal na panahon na. But ang mahalaga yung message na binigay ng Diyos. Kasi totoo naman talaga na sabi, walang gagawin ng Diyos kundi ihayag niya ang kanyang mga lihim sa kanyang mga propeta. Ibig sabihin, pag wala kang kinikilalang propeta, hindi ka makakarating sa full knowledge of God. Pero I'm not saying prophet lang ang aasahan natin. May limang sinabi si Pablo. The fivefold ministry. At itong fivefold ministry, ang trabaho nito mga kapatid, ay sakdalin ang iglesia. The prophet will not make perfect the body of Christ. Kasi nag-iisa lang siya eh. Kailangan kumpletohin yung lima. Eh kung isa lang, wala na yung apostle, walang evangelist, walang pastors and teachers, it'll never be perfected. Kailangan kumpleto po mga kapatid. So salamat at bukod sa mga kapatid po nating nandirito ngayon from Bohol at kahit papano talagang nagsikap si brother. Ako nung nakarating ako ng Cebu, Tagalog po ako, hindi ako marunong mag-Bisaya, pero kasi ang mga parents ko Bisaya. Nakarating ako ng Cebu when I was an bata pa akong teenage pa ako nun. I stayed there for 2 years. Oh yes, nakarating na ako sa inyo, napakaganda ng lugar nyo. At 2 years ako nasa Cebu, nag-work ako doon. Alam nyo nangyari sa akin, yung Tagalog ko, saka Bibisaya ako ng kakabibisaya, nakalimutan ko talaga yung Tagalog. Totoo yun, puro Bisaya na yun. Sila nagtatagalog, ako nagbibisaya. Yung mga Cebuano, pagkaharap nila Tagalog, Tagalog tawag nila dyan eh, Tagaog. Tapos, ang salita ko sa kanila, nagpipilit naman ako mag-Bisaya. Sila nagpipilit mag-Tagalog. Kasi gusto nila matuto ng Tagalog, di pala nakarating ng Maynila. So, praise God, ganun pala, pagdating ko ng pier ng Maynila, hindi talaga ako marunong na mag-Tagalog. Bisaya na talaga. Natatawa ako pag nakakarinig ako ng Tagalog. Sabi nga, gilasan eh. Gilasan ka, gihilasan ka, sabi nga. Sabi sa Bisaya yun, Bisaya na lang nakaintindi mo. Gihilasan. Gihilasan man ko dito. Ganun ba? So, yun mga, ano natin, ano? That's, wala pa ako sa Panginoon noon.
I stay in Cebu from almost 2 years. Hallelujah. At marami ako na experience doon. First time ko rin narinig doon ng isang church. Pero hindi ko napasok yun. Born again siya. Pero after from Cebu, punta ako na Maynila and that was my journey. Start na makilala ko ang Panginoon. That was a long time ago. Siguro kung sasabihin ko, tatanda na ako eh. Talaga matanda na ako mga kapatid. But ang gusto ko lang masabi mga kapatid, since na nakilala ko ang Panginoon, I was converted in the Lord, hindi ko nakita ng Panginoon ang hindi maganda. All things are good in the Lord. Sabi nga ng Biblia, Romans 8, all things work together for good to them that love God. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, naglilingkod sa Kanya, anuman ang mangyayari sa buhay natin, walang pangit. All things are good. Iniisip lang natin minsan, bakit ganito? May dumarating na pagsubok, bakit ganito? All things work together pa rin yan. Kahil hindi ipinapahintulot ng Diyos ang mga bagay na nangyayari kung wala siyang layunin. May layunin ang bawat dumarating sa buhay natin. Sabi nga ng Biblia, in everything there is a season. May panahon ng nagtatatawa tayo, masaya tayo sa Lord. Merong panahon ng kalungkutan. At iba pa, pag panahon ng pagluha, ano pa ba yung iba? Ako, naranasan natin lahat yan. May time na nawawalan tayo ng mahal natin sa buhay, yun ang panahon ng pagluha. Yun ang panahon na minsan kalungkutan. Bakit pinahihintulot ng Diyos? All things work together for good. So, magandang umaga sa inyo mga kapatid. At hindi na ako magtagal dahil mahaba na po yung ating oras. At sana po ang ating mga bisita ay mapagpala kayo mga kapatid. Mabiyayaan kayo ng Panginoon. Bagamat siguro no, sa message, hindi tayo pantay ng pagkakaunawa pagsilip sa Biblia. Well, kung ano man ang mabanggit ko sa pagtuturo na ito, just hold on. Kung hindi man bumabangga sa isip ninyo, ilagay lang ninyo sa isang lugar. And then, study. Kasi ang aming principle po, mga kapatid, sa lugar na ito ng Manalete Church, ang aming principles ay ang kalagayan ng pagkabirihan. Ibig sabihin, lahat po kami dito, lahat ng aming bisita ay welcome. Anuman ang paniniwala nila, Muslim man yan, anumang relihiyon, dito po sa pintuang yan, kapag pumasok sila sa loob, welcome po sila at binibigay po namin ang respeto. Hallelujah. So, anunawa nila. So, ngayong umaga, mga kapatid, hindi ko alam kung ano po ang ibibigay ng Panginoon, pero meron akong kaunting na pag-aralan. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayong umaga. So, pwede ba tayong tumayo, mga kapatid, lahat? At ang aking pagkukunan ng talata sa Biblia ay sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso or Ephesians chapter 1. Dito po natin kukunin ang ating sharing. Sa sulat ni Pablo from the book of Ephesians chapter 1, actually verse 12 yun, ano? Pero sisimulan kong basahin sa verse 11. Ang aking Bible ay King James John. At bago ko po basahin to, I request sa lahat po ng mga deacons, umikot po kayo, mag-deacon po tayo, isupervise po natin ang mga kapatiran, lalo na yung may mga hawak ng cellphone, dahil hindi po lahat ng humahawak ng cellphone, Biblia ang tinitignan. Baka mamaya ang cellphone, nag-i-scroll na sila sa Facebook while nasa gawain sila ng Panginoon at hindi yun tama. Hallelujah. So, hindi lang po mga deacons, diakones. O ibig sabihin ng diakones, mga kababaihan po natin, mga magulang na nanay,
ay may tungkulin po ng diakonesa sa church na ito. Ikot po kayo mga kapatid, at yung pong mga bulilit natin, wag na wag po nating hayaan na sila ay gumala at magtatakbo sa loob ng sanctuaryong ito. Hindi natin inaallow dyan. Dapat po ang bata nakaposisyon ng magulang, nakatakbo, at siya ay tinutukan. Yan po yung ating training. At yung mga kapatiran natin na mga fathersless, ampunin po natin sila bago tayo magsimula. Kasi kapag hindi po natin ginawa yan, kahit bumaba ang ating sharing, maganda ang sharing natin. Pag hindi maayos ang ating panambahan sa Diyos, mga kapatid, hindi natin mapiplease ang Panginoon. Hallelujah. So let's read in Ephesians chapter 1, chapter 1 verse 11, at sabayan ninyo ko mga kapatid sa inyong Biblia, verse 11 up to verse 12, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him that worketh all things after the counsel of His own will. Verse 12, that we should be to the praise of His glory, who first trusted in Christ. Tayo po yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal. Panginoon, kami ay patuloy dulog sa iyo sa harapan mo, Panginoon. O Lord, humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at kahinaan. Ikaw po ang manguna, pangunahan niyo pong iyong maliit na lingkod. Ilagay mo sa kanyang bibig ang mga bagay na dapat niyang sabihin para sa ikatitibay, ikalalakas, Panginoon, ng iyong kongregasyon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin dito, maging ang aming mga bisita, Panginoon, at kayo po ang kumontrol sa lahat ng bagay. Hallelujah. Kami nag-i-expect, Panginoon, ng blessing mula sa iyo, Panginoon, mula sa iyong luklukan kay Kristo Jesus, pababa sa kongregasyon ito. Inihiling namin sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Shall we say praise the Lord? Shall we say hallelujah? Makaupo na kayong lahat, mga kapatid. Amen. So, ang pamagat po, nandyan na nakikita ninyo. To the praise of His glory. So, ito pong binigay ko po sa inyong pamagat ngayon, to the praise of His glory. Sa Tagalog, pakipost nga sa Tagalog po yan. Yung salitang praise, no? Sa Greek word, kasi hindi naman tayo Grego. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, hindi lang po siya katulad ng ginawa nating awitan. Yung papuri, I'm not saying hindi yan, praise. Praise yan. Yung testimony, praise din yan. Pero yung gusto ko pong ibigay sa inyo, nakita ko po sa salitang praise of glory. Ito po ay patungkol sa ating Panginoon Diyos. Okay? Na anong ibig sabihin ng praise? The word praise is an accurate knowledge of God. Yung nagsasamba ka sa Panginoon, kumakanta ka tayo kanina, ang nasa isip niyo, Diyos, di ba? Ama yun. Nagpapatotoo tayo sa Diyos, ang isip natin ang Diyos, hindi tayo, Ama. So yan ay mga praise na inahatid natin sa Panginoon upang ang Diyos ay maluwalhati. Pero alam niyo ba mga kapatid, halos lahat nagagawa po yan ng Kristiyano sa buong mundo, even Catholic. Charismatic group, Catholic charismatic group, halos hawig din sa ating kapag gumawa sila ng praise. Minsan magagaling pa nga sila. Ngayon, ano yung gusto kong sabihin dito mga kapatid? Kung pupuntuhin natin yan, no? Parang maiksing salita. Ibig sabihin ng praise, kung ito ay accuracy, accurate,
accurate of knowledge, sulat niyan mga kapatid, of God, ibig sabihin may kinalaman niyan sa mensahe. Message of God, Word of God. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos na tinanggap ng bawat iglesia na mensahe o salita ng Diyos, may kinalaman sa buhay ng bawat isa. Ibig sabihin, tayo mga kapatid, we are not only called by God to save or redeem. Hindi ko sinasabing, ano yan ha? Tama yan. Tinawag ka ng Diyos para iligtas ka, iligtas tayong lahat. Hindi tayo tinawag ng Diyos after ng kaligtasan, payamanin ka. Pero kung payagan ka ng Diyos na yumaman ka dahil meron siyang layunin, pwede kang maging kamay para makatulong ka sa ministry, that's good. Pero yung sinasabing mensahe dito na tinanggap mo sa Panginoon after that you are converted, redeemed by God, ito ay mensahe, salita ng Panginoon na kailangan mong lakarin at sa pamamagitan mo, isabihin ng iglesia, ay makapaghahatid ka ng kapurihan sa Diyos. And this is a testimony, a good testimony in the Word of God. I will give you an example. Dati kang pusakal na ganito ka. You are unbeliever. But after you converted into the Lord, napag-aralan mo yung kanyang mensahe at nalaman mo ang mga bagay patungkol sa pagiging anak ng Diyos, and you will be changed. Ano mangyari sa mga dating kakilala mo? Dati kang tumador. Dati kang puro bisyo. Lahat nandun ng siyo. Babaero, sugalero, lahat ng ro nandun. Kilala ka ng community na ganun ka. And then one day, nagbago ka dahil tinawag ka ng Panginoon. Nung ikaw ay nagbago because of the Word of God, naging obedience ka sa Panginoon. Binago ng Diyos ang buhay mo. Anong sasabihin ng tao? Anong sasabihin ng community sa'yo? Kilala ko yung taong ito ah. Dating ganito siya. Ba't ngayon ang laki ng pinagbago niya? Ano yung sabihin? Sino ang nabibigyan ng kapurihan? Tayo ba o ang Diyos? Ang Diyos, mga kapatid. At yan ang dapat maunawaan natin sa buhay natin. Hindi dapat tayo ang makikita. Kung tayo ang nakikita, dapat nagbibigay parangal ka sa Kanya. Kasi ang pamagat natin, to the praise of His glory. You are called by God for this. Tinawag tayo ng Diyos para maghatid ka ng kapurihan sa Panginoon. Tayong lahat. Dapat yan po ang ating kalagayan. Nagbibigay, papuri ka sa Diyos, nagbibigay, nag-aakit ka sa langit ng karangalan para sa Kanya. At itong bagay na ito magaganap, mangyayari lang sa buhay natin. Yung salitang praise, kung accurate ka sa knowledge of God. Kasi hindi mo kayang bigyan ng Diyos ng kaluwalhati ang gusto niya kung hindi ka accurate sa knowledge of God. In Ephesians, let's go to Ephesians chapter 3 first. What Paul said in Ephesians chapter 1 verse 3. Look, sundan ninyo dyan. Please. Okay. Sabi rito sa 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Sabi niya, that give us all spiritual blessing in heavenly places. Sabi ni Pablo, pinupuri ni Pablo ang ating Ama at Diyos ng ating Panginoon Jesus Kristo, sabi sa Bible. Ibig sabihin, ang Ama
meron siyang ginawang mga pagpapalang espiritual at nilagay niya kay Kristo. So, kapag hindi mo nakikilala si Kristo ng exact accurate knowledge, you will miss. We will miss the spiritual blessing. Hallelujah. Now, kaya matdiin ang sinabi ni Pablo na ang Diyos Ama pala ay nagbigay ng mga spiritual blessings para sa iglesia, pero idinaan niya kay Kristo. Now, if a man disconnected to Christ, he never receive it. Kapag disconnected kayo kay Kristo, meron ba si Kristo tinatanggihan? Meron. According to Matthew chapter 7, verse 21 up to verse 23, I never knew you. Depart from me. Why? Because they are doing iniquity. And what is iniquity in the Bible, Pastor? That is spirit of Nicolaitan. Ano ibig sabihin ng iniquity? Ano yung spiritong Nicolaitan? Biased. Sila ay mga bias na mga supposed to be professing a followers of God, followers of Christ, na hindi sila umabot sa accuracy of knowledge of God. Mahalaga to. Kasi hindi lahat na sumisigaw ng Panginoon kay Kristo, hindi lahat na nagsasabing anak ng Diyos, tinatanggap sila. No? Ang sabi ni Kristo, kundi yung gumagawa sa kalooban ng aking Ama, sabi ni Kristo. So, kapag hindi sila connected kay Kristo at wala silang pool of understanding, hindi sila makakapagbigay ng kaluwalhatian. Hallelujah. Another verse from verse 17 and 18. Tingnan natin ang verse na ito. Please, verse 17 and 18. Sundan ninyo mga kapatid. Verse 17 and 18, pakipost. That the God of our Lord Jesus Christ, ang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, Biblia ang may sabi. Father of glory, Ama ng kaluwalhatian, may give unto you the spirit of wisdom, spirit of revelation, and spirit of the knowledge of Him. The Father, the God the Father of our Lord Jesus Christ, may give unto you. Ano raw? Tatlong bagay. Anong sabi diyan? First, wisdom. Second, revelation. And third, knowledge of God. Pag wala po yung tatlong yan, hindi ka makakarating sa accuracy of the knowledge of God. At itong bagay na ito, hindi kaya ng utak natin alamin yan. At hindi rin kaya ng espiritu natin alamin yan. So, paanong paraan, sabi ni Pablo, pinadaan ng Diyos na makuha mong wisdom, knowledge, and revelation? By the Spirit. Ibig sabihin, a man doesn't have the Spirit of Christ, anong mangyayari sa kanya? Hindi siya makakaunawa. Pag wala siyang Spirit of Christ, wala siyang Holy Ghost. Kasi bakit? Ang purpose na bakit binigay ng Diyos ang Holy Ghost para sa believers, para sa bagay na yan, makabigay ka ng pagpapuri sa Diyos, pagluluwalhati para sa Kanya sa paraan ng pamumuhay mo. Sino ang gagawa nung pamumuhay natin? Tayo ba? No. It is the Spirit of God. Susunod ka lang sa gusto ng Espiritu. Yun ang ibig sabihin. Gagawa ka pa rin. E ano yung gawa natin? Pagsunod. Sinasabi ng Espiritu sa iyo yan, kailangan mo anak gawin yan. Pagsunod yun. Yun, ibig sabihin, gagawa ang Diyos doon. It is the power of God by the Spirit of the Lord. Dito rin yan nakalagay. Let's go to verse 18. Tignan niyo ang sabi, no? Ano yung layunin? Bakit kailangan ibigay ang Espiritu?
ng karunong kaalaman? Kasi ito, sabi, that the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of calling and what is the riches of the glory is inheritance of the saints. Yan po yung layunin. Yan ang purpose, mga kapatid. Hallelujah. Masundan nyo, mga kapatid? Ayan ang sabi, oh. Reason sa verse 17, sagot na sa verse 18, why? Bakit kailangan bigay ng Diyos ang Espiritu Santo? Because the eyes of your understanding being enlightened. Hindi ka pwedeng basta naglilingkod lang. Hindi tayo pwedeng basta okay na to. Ginagawa natin ang isang bagay, okay na to. No! Kailangan mong lumalim. Kailangan mong lumalim sa kaunawaan tungkol sa paglilingkod. Anong sabi ni Pablo? Sana huwag niyong alisin. Ang sabi diyan, sabi niya, ang iyong mata, it's not literal eyes, your eyes of understanding. Ang sabi, being enlightened, that ye may know. Ano raw ang makalalaman mo? What is the hope of your calling? First, what is the riches of the glory? Of the inheritance. Of the inheritance of the saints. Ang Espiritu Santo ang magpapahayag sa iyo kung ano yung magiging pag-asa mo sa pagtawad at mamanahin mo pagdating ng araw. Espiritu Santo ang gumagawa niyan, mga kapatid. Hallelujah. Nandiyan pa kayo, mga kapatid? Naunawaan niyo ba? Okay, so, yan ang sabi ni Apostol Pablo. So yung the praise na binabanggit ko rito, mga kapatid, malalim yan. It's an accurate knowledge of God. At kaakibat dyan sa mga sinabi ni Pablo in verse 3, spiritual blessing. Ano yung mga spiritual blessing? Ano yung inheritance of the saints? Inheritance. Kasi ang book of Ephesians, it's talk about the inheritance of the saints. Yung mamanahin ng iglesia. Bago mo makantan yun, mga kapatid, sinabi ni Pablo kung ano yung una. After ng iyong pagkatawag, maunawaan mo ang mga bagay na spiritual. Mayroon siyang mga binanggit dyan. First, ang sabi niya, please pakilagay po sa 11. Ang sabi rito, sa verse 11, sabi sa verse 11 dyan, in whom also we have obtained an inheritance being predestinated. Yung salitang in whom, sino yung whom? Sa tingin niya. Who is whom? Jesus Christ. In Jesus Christ, also we have obtained an inheritance. Ano raw? Tingnan niyo ang sabi, ha? Predestinated. Obtained inheritance. Next, predestinate. Ano ibig sabihin ng predestinate? Ang predestinate dito, mga kapatid, hindi yung dadaling ka lang sa future. No! Ang predestination dyan, kung si Pablo ang pagkukunan natin, nasa Romans 8:29 yan. Basahin natin. Yung predestinate, saan ka itatalaga? Ayan. That's part of spiritual blessing. Kayan. Ang sabi sa 24, for whom he did foreknow, he also did predestinate. Ayan po. For whom? Foreknow? Ano yung foreknow? By his foreknowledge. Kaisipan ng Diyos. Sabi ni Pablo, sa kaisipan ng Diyos, nakita kanyang predestinate na italaga. Ang ibig sabihin ng predestinate, itinalaga. Saan? To be conformed to the image of His Son. So, yung predestination natin, the teaching, is to be conformed to the image of His Son.
Anong ibig sabihin ng image? Ito yung sinasabi ko, sana hindi yung mga bisita natin kasi baka magulat sila. What is the image of God? That is God. That is theophany. Pag sinabing God, hindi ka yung Diyos na lumalang ng lahat, the soul of creator. Kundi ang ibig sabihin ng God, diyan, to be conformed to the image. Ibig sabihin, ikakapit ka na maging kalarawan ng Diyos. Hindi pwedeng tinawag tayo ng Diyos, basta ka nalang iniligtas at bibigyan ka ng buhay na walang hanggan, na wala kang image of God. Anong sabi sa John 1, verse 12 and 13? Ang sabi doon, ni John, sabi niya, tayo'y pinagkalooban ng Diyos na maging anak ng Diyos. Kapag ikaw o tayong lahat ay anak ng Diyos na nakiklaim niyan, mga kapatid, you have the image of God. Hindi pwedeng anak ka ng Diyos tapos ang image mo. Ay hindi pwedeng anak ng Diyos yun. Dapat ang anak ng Diyos na nasa larawan ng Diyos, larawan ng Diyos, alam natin kung ano yun. Hindi tayo magpapakita ng larawan na hindi anak ng Diyos. That's the image of God, Colossians 1:15. The invisible image of God. And hindi alam ng, yan po ang hindi alam kung hindi ka lalalim sa salitang praise or accurate knowledge of God. Kasi, pwedeng nagpupuri tayo sa Diyos, kumikilala tayo sa Diyos, pero ang tanong, ano ba ang tingin ng Diyos sa atin kung wala kang accurate knowledge? Kasi, sa Diyos kasi mahalaga, hindi yung tingin mo lang sa Kanya. Ang mahalaga, anong paningin ng Diyos sa atin? Pag sinabi natin paningin ng Diyos sa atin, na mayroong larawan ng Diyos, dapat may inaakyat tayong papuri at kaluwalhatian sa Kanya as being child of God. Hindi pwedeng child of God tapos wala tayong inaakyat na papuri, kaluwalhatian sa Kanya na manggagaling sa iba. Hindi pwedeng amang sasabi ang galing ko. Hindi po pwedeng magsasabi ang galing ng kapatid ko. Ang magsasabi sa iyo, yung dating nakakakilala sa iyo na iba ang tingin sa iyo. Bakit? Kapag meron silang nakitang pagbabago sa buhay mo, that is the power of God. Kumilos ang Diyos sa iyo sa pamamagitan ng kapangyarihan. Hallelujah. Si Sister Joanna, that is the move of God. Yung testimony niya kanina, na yung merong kahungkagan sa puso niya, in spite of those things na meron siya. Diba? Ibig sabihin, meron siyang hinanap na mas mahalaga kaysa dyan. At yun ay nasumpungan niya. Meron palang higit pala dito, and that is satisfaction. Walang satisfaction sa material, sabihin ko sa inyo. Kahit ikaw ay isang mahirap, nag-aspire ka na magkaroon ka ng cellphone na maganda, o isa kang nagtatrabaho, gusto mo magkaroon ng laptop na maganda, o isa kang medyo angat sa buhay na gusto magkaroon ng kotse, magkaroon ng bahay, at magkaroon ka ng saving. Sabihin ko sa inyo, kapag nakamtan niyo yan, lilipas. Iba na naman ang hahanapin mo. Kung dati ay kotse, hahanap ka na ng helicopter. Nakamtan niya na yung helicopter. Ano na? Wala na. Ano na susunod? Eroplano na. Nakamtan na eroplano, nagsawa na sa langit. Gusto naman niya ano? Submarine. Ibig sabihin, walang satisfaction ng tao, mga kapatid. Kaya tama yung testimony ni Sister Joanna na walang satisfaction sa mga bagay na ito. Nagsimula siya from rags, di ba? Siya may sabi. Mahirap ang kalagayan niya noon. Pero dahil anak siya ng Diyos, yung kanyang beginning journey ay talagang step by step ay inilagay siya ng Panginoon. Hanggang ngayon.
And I do believe, Sister Joanna, isang bagay pa na dapat mo marating ay malaman mo kung ano yung mensahe ng Diyos. Hindi ko sinasabi wala kang mensahe ng Diyos, ha? Meron. Pero, yung fullness of the Gentiles, yan ang dapat malaman mo, sis. At ang makakapag-testimony niyan, si Pastor. Kasi siya ang makakasama mo na matagal. At dito sa church na ito, mga kapatid, merong kaming tinanggap o ipinuno na mensahe ang Diyos. Ang tawag po namin dyan ay Judge Counselor o Hukum Ministry. So ito po ang aming mensahe. So ano ibig sabihin ng Hukum Ministry? Isang ministeryo na kung saan ang nakapaloob dyan ay training. Training po ng ating pamilya. Ulitin ko, yung hukom ay isang natatagong kayamanan. Tatalaga ka sa kalarawan ni Kristo. Ito po ay hukom message. Isang mensahe na ang nakapaloob po dyan, training. Now I will tell you, brothers and sisters. Brothers and sisters, tayong lahat. At alam na kasi nila yan. Maraming Kristiyano, pagdating sa pamilya, bagsak. Kapag ang anak natin ay hindi na-train. Kahit sa Jewish culture tayo magpunta, ang Hudyo, ang mga Jewish, hindi masama yung aral nila. Na sinasabi nila, sa Hudyo ka. No! Yung teaching na tinanggap ng mga Jewish noong unang panahon ay first oracle of God. Yung sinabi ng Diyos na ang anak natin ay turuan sa daan ng Panginoon, hindi nagbago yan. Tama? Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart. So kailan ba magsisimula ang training? So ito yung hukom na sinasabi namin. Sister Joanna, Sister Joanna, with Cortel, husband and wife. May anak kayo, di ba? Ito yung parang ito, medyo, sana hindi offensive para sa inyo. May sikap kayo sa Panginoon. What about your child? Natitrain ba ninyo ang inyong mga anak? Kailangan, dapat, ang kalagayan ninyo bilang mag-asawa as Aquila and Priscilla, dapat ang inyong anak ay katulad ninyo. Na ano? Kung ano yung ginagawa ninyong mag-asawa, yun din ang dapat ginagawa ng anak nyo pag kayo nasa bahay. At kapag kayo nasa ang lugar, Bible study, dapat kasama ninyo ang anak ninyo. Hindi pwedeng nagba-Bible study kayong dalawang mag-asawa sa bahay-bahay, ang anak ninyo nandun sa bahay ninyo. Pag iniwan ninyo ang anak nyo at pinagkatiwala nyo sa iba, anong gagawin? Pag, lalo na pag walang training, anong gagawin? Maglalaro. Hindi yan ang tamang ipinapakita ng Biblia, ang larawan sa Biblia, ng pamilya. Kundi, ang anak natin ay napapasakop natin sa atin kung ano yung ginagawa natin. Bakit? Pinag-usapan natin knowledge of God. Hindi pwedeng tayo lang ang tumatanggap magulang ng perfect knowledge of God patungkol sa ating pamilya, tayo lang magulang at hindi natin yan na ipapasa sa ating mga anak. Anong sabi ni Pablo kay Timoteo? Ito yung simple yan. Mula sa pagkasanggol, ibig sabihin, tinuruan na si Timoteo. Napakinabangan ba yung tinuro? Yes. Dahil paglaki niya, hindi yung laki na at sobrang adult na, no? Na tinawag siya ng Diyos. At the age of 13 years old, si Timothy ay ginagamit na sa loob ng church na isang manggagawa. Anong tawag sa kanya ng Bible, ng Biblia? Isang batang mangangaral. 1 Timothy 4.12, ano sabi ni Pablo sa kanya? Huwag mong hayaan na hamakin din naman ang iyong katandaan o kabataan. Ano sabi? Kabataan. Ibig sabihin si Timoteo ay isang batang mangangaral. Yes. Anong edad? 13 years old pa lang.
sa Jewish culture, meron silang tinatawag na bar mitzvah. At meron pang bat mitzvah. What's the difference? Yung bar mitzvah ay lalaki. Bat, babae. Nagsisimula sa ganyang alaga ni Brother George, tinitrain na. Bata pa lang. At siya'y sinasanay sa salita ng Panginoon. Sa word of God. Sinasanay na sila. At yan ang Jewish culture. Hindi masama yun. Tama yun. Pattern ng hukom yan. Principle ng hukom yan. Prinsipyo ng hukom yan. Na ano dapat? Pag ang edad ng mula sa pagkabata na i-train hanggang sa tinuruan siya ng mga magulang, consistent about the knowledge of God. Pagdating niya ng 13 years old, tatayo yan dito na isang matikas na nagtuturo sa kongregasyon. Nang ano? Katuwiran ng Diyos, kaalaman patungkol sa Diyos. Sa tingin ninyo, kapag nangyari yan, isang perfect family na gumawa niya. Tumayo dito at nagsasalita ang batang ito at the age of 13 years old. May bisita tayong katulad nila at nakita nila yon. Sino ang mapapaborihan? Magulang? O ang Diyos? Ang Diyos. Although, siyempre, hindi nawawala yung magulang. Pero, ang totoong maluluwalhati niya ng Diyos. Bakit? Kasi tayong iglesia na tinawag ng Diyos not only just to be saved, hindi lang papamanahan ka, tinawag ka ng Diyos kasi inilagay ng Diyos sa iglesyang ito ang kanyang salita. Ang mensahe. At itong mensaheng ito na pinagkakaisahan nating lahat, sinusunod nating lahat, mga kapatid. Kapag nangyari, maghahatid tayo sa itaas ng Diyos ng kaluwalhatian. Hallelujah. Nagsimula lang yan sa bata hanggang sa palaki. 13 years old pa lang ay nagtuturo na sa kongregasyon. Hindi na abutan nila, sister. Sana kung maabutan nila, no, makita nila yan. Kung sana, nandito pa kayo hanggang mamaya. Makita nyo kung paano yung mga anak namin tatayo mag-share. Kasi yan po yung aming tinanggap sa Panginoon. Na task mula kay Kristo. Anong sabi ni Kristo? Sabi ni Kristo, Matthew 11 verse 28, somewhere 28 and verse 30. Take my yoke. And my yoke is easy, my burden is light. Anong ibig sabihin ng yoke? That is commandments. Hindi to yung commandments, the 10 commandments. Ha? Pag sinabi commandments, the whole entire message of God. Yung 10 commandments, isa yun. Kung ano pa yung mga ibang mensahe. Pero ito'y kabuuan, kaya nga hindi pwedeng nasa simula ka lang, hindi ka magtatapos sa dulo. From the beginning up to an end. That's why si Pablo ganyan eh. Alam niyo bang manalita si Pablo? Akala ni Pablo, kumpleto na sa panahon niya. Anong sabi ni Pablo? First Thessalonians chapter 4, ang sabi niya, tayong mga natitirang buhay sa pagparito ni Kristo ay aagawing kasama niya. Tanong, nangyari ba? Ay, hindi pa nangyayari yung pagbalik ni Kristo. Ano ibig sabihin ni Pablo? Anong gusto kong sabihin? Ang tinanggap ni Pablo ay pangunahing aral na ibinibigay niya sa iglesia. Ang tanong, may hukom ba si Pablo noon? Meron. Pero hindi focused. Hindi detailed. Anong, paano natin nasabi? Para ito sa mga kapatiran. Anong ebidensya mo, Pastor Lito? Per Galatians 4, verse 1 and 2. Tutors and governors. Ano yun? Yung anak daw natin, ang sabi, Panginoon yan. Gusto nyo makita? Babasahin natin. Galatians 4, verse 1 and 2. Anong sabi dyan? Pakilagay. Para sa ating mga kapatid. Praise the Lord. Mr. Joe, pwedeng pakibasa? Sige. Ito na lang. Sige. Sige. Pakibasa. What, verse 1? Galatians 4. Ngunit sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata,
ay walang pagkakaibang anuman sa alipin, bagamat siya'y Panginoon ng lahat. Datapwat nasa ilalim ng mga tagapag-ampun at ng mga tagpangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng Ama. Yan ang nawawala sa iglesia ngayon, mga kapatid. Grabe, na gusto namin lang i-share sa inyo. Ang anak pala natin, tayo'y mananampalataya, tama, Sister Joanne? Brother Jonel? Sister Joanna? May anak ka rin, di ba? Isa kang, kayo'y believers, tayong lahat ay believers. Alam nyo ba yung nabasa natin? Ang anak daw natin, ano? Sa binasa ni Sister Joanne? Sundan nyo ba? Ano, Sister Joanne? Ang anak daw natin, ano? Panginoon. Thank you. Ano raw ang sabi? Panginoon. Pero, yung pagka-Panginoon ng anak natin, hindi pa nararapat. Anong kailangan? Kailangan dumaan siya ng training. Aampunin siya ng tutors and governors. Eh, sino yung tutors and governors? Yan ang mga matured hukom. Yan yung mga matured spiritual. Yan ang mga hukom. Na merong hindi basta hukom yan, may eksaktong nalalaman sa karunungan ng Diyos paano mo yan itrain. Hindi yan tsambahan yan, hindi. Yung anak natin na pagdating ng araw, magmamana, somewhere in the future, hindi niya mamanahin yung anak natin ng tsamba yan. Walang ganon. Idadaan yan sa eksaktong unawa kung paano mo pinatutupad yan. Tulad ni Timothy. Hallelujah. Sabi dyan, but is under tutors and governors until the time appointed of the Father. Yan ang hindi alam. Minsan tayo mga mananampalataya, honestly, di ba? Kapag tayo may sigasig, hindi natin napapansin yung ating anak. Tama, hindi. Maraming Kristiyano mainit sa gawain. Iniiwan nila yung anak nila, hindi nila sinasama. Ang tawag dyan, hybrid. Medyo offended yan, ano? Ang tawag dyan, hybrid. Ano yung sabihin hybrid? May tama, may konting mali. Ano yung mali? Ano yung tama, ano yung mali? Yung tama, masigasig sila. Ano yung mali? Iniiwan yung anak. Anong sabi ni Pablo? Na yung anak pala ay Panginoon at tagapagmana. Anong magmamana yung anak natin kung iniwan mo dyan? Lalaki ng ano yun. Ano matututunan niya? Yung mga kalaro niya, kung sino man yung kasama niya, iniwan mo pa sa isang unbelievers na hindi talaga makapagbabantay ng mabuti sa kanyang espiritualidad. Hindi mo pwede pagkatiwala anak mo sa isang unbeliever. Iyan ang isang malaking pagkakataon. Malaking pagkakamali na iwan natin ang ating anak ay ipagkatiwala natin sa hindi mananampalataya. Isang malaking kamalian yan. Hindi dapat ganun. Ang sabi ni Pablo rito, dapat sabi, ay ipagkakatiwala sa tutors and governors until the time appointed of the Father. Sabi, that the heir, now I say that the heir, as long as he is child, different nothing from a servant, through he be Lord of all. Panginoon. At gusto niyo malaman, mga kapatid, na bagamat ang ating connection sa Panginoon Diyos as individual, hindi lang individual. Kinukuha ng Diyos sa lupang ito at dadalhin niya sa langit, pamilya. Dito rin sa Epeso, si Pablo rin may sabi. Let's go to Ephesians 3. And I would like to read Sister Joanna. Please kindly read in Ephesians chapter 3 verse 15. Okay lang, kung Bisaya, sige. Makasabot man iba dito eh, makasabot man iba. Ephesians 3:15. Na siya'y kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Tama. Yun lang.
of whom hold the family in heaven, earth is named. Nasabi diyan, kumukuha, di ba? Sa kanyang pangalan, sa langit at sa lupa. Ibig sabihin, ang pamilya natin na mayroong training sa loob, ilalagay ang pangalan ni Kristo. Ang sabi diyan. Kaya ibig sabihin, kung ang pangalan ni Kristo na ilagay sa iyong pamilya, isa kayong pamilyang dadalhin sa langit. This is not only an individual dealing of God. Kaya natin dinidiinan dito na ang pamilya, ating anak, ay meron dapat matunod. Kung hindi natin idinadamay ang ating anak, hindi kompleto to. Meron kang alam. Hindi accurate. Hindi complete, perfect knowledge of God yan. Yan ang mali, mga kapatid. Yes, dapat yung anak natin ang unang-unang ka-fellowship natin. Sabi nga ng aming mentor, walang ibang pinakamagandang kalagayan ng pamilya na ang isang pamilya mayroong sharing, may Bible study. Kayo mismo ang nag-uusap tungkol sa salita ng Panginoon. Yun mga kapatid. Hallelujah. Mali yung isang Kristiyanong sambahayanan na ang pinag-uusapan, away. Mali, mga kapatid. Hindi ko sinasabing hindi tayo nakakarating dyan. Kahit ako, minsan umaabot dyan. Dumarating din kami doon kahit manggagawa tayo. Sino dito hindi nakarating dyan? Lahat tayo. Pero, ibig sabihin, hindi po yan ang tama. Hindi po yan dapat. Ang dapat, yung pamilya natin ay merong training. Hindi natin mabigla yung mga kapatid natin. Kaya dinadaan-daan lang po. Kasi dito, halos alam na po. Pero dahil siyempre, kailangan din natin yung ating mga bisita, ay hindi naman sila mabigla. Na parang kinakaladkad natin sila. Unti-unti lang. Amen? Pero na, di ba sa Bisaya ay, nasabtan ba? No, nasabtan. O, sabtan man. Sabtan lagi. Salamat sa Ginoo. Praise God. So, unti-unti lang, hinahinay ra. Hinahinay ra. Okay, so, yun nga po. So, yung salitang to the praise of His glory, hindi lang basta yan ay nag-aakit tayo sa Diyos ng papuri, hindi ko sinasabing mali yan, or yung sinabi ko na kanina. Kundi, ang pinakamataas na praise sa Diyos ay yung merong kang accurate knowledge of God. And this is about you receive the spirit of wisdom, you receive the spirit of knowledge and revelation. Diba? Para makapagbigay tayo parangal sa Diyos. Kahit sa ating mga kapatiran sa Manalete, meron tayong mensahe, kapag sino sa inyo ang nagsisikap, nagtsatsaga, nasundin at gawin yan, tandaan ninyo, kahit hindi lumabas sa bibig ng bawat kapatiran yan, sa puso lang, yung ginagawa ninyo ay isang mataas na papuri para sa Panginoon Diyos. Kahit hindi nasabihin ng kapatiran yan, yung makita ka lang gumagawa ka sa Panginoon. Kung ikaw ay talagang kapatid sa Panginoon, ang dalangin mo ganito, Panginoon, gusto ko rin pong magaya. Gusto ko pong gawin ang nagagawa ng isang kapatid ko. So, sa ganong paraan, sino yung mabibigay ng parangal? Ang Diyos. Saan? Sa kanino pinadaan ng Diyos? Sa iglesia. Kung si Kristo pinasa niya sa iglesia. At ito yung gusto kong, ito palagi ko itong ginagamit. Bakit iglesia? Kung may mensahe tayo sa huling panahon na ito, at magtsatsaga ka o magsisikap ka na sundin at gawin, alam niyo kung sino yung magbibigay parangal sa Diyos? Mga anghel. Andito rin sa Ephesians. Basahin natin. Gusto ko si Brother Jonel ang magbasa. Please, Brother Jonel, kahit yan ay Tagalog yan, di ba? Magandang basahin mo sa chapter 3, verse 10. Basahin mo. Anong sabi ni Pablo dyan? Sundan ninyo, Sister Joanna, sundan mo yung babasahin niyang talata. Sister Joanne, paki, at sa mga kapatiran natin, yung mga magulang. Buklat lahat. Pagdan niyo itong sinasabi ko,
Ayon po dito, nagsasabi po dito sa salita ng Diyos, sa Ephesians 3 verse 10, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Ayon. Amen. Ang sabi po ni Pablo dyan, saan daw makikilala ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos? Ayon sa binasa ng ating kapatid, Brother Jonel. Ay sa pamamagitan daw ng iglesia. Kaya tayo mga kapatid na mga anak ng Diyos at sa iba pang lugar, kung dito man, yung sinasabi ko na mayroon tayong mensahe ng hukom at yung lahat ng instruction din natin maisa-isa. Na kapag ating itong sinusunod, ginagawa, mga kapatid, hindi lang kapatid natin ang makakita sa kapwa bawat isa. Meron pong mga, merong mga nilalang na Diyos na hindi tao, pero anak din ng Diyos. Ito'y mga pamunuan at kapangyarihan nasa langit. Sino yan? Mga anghel. Sister Joanna, merong naghahatid ng papuri sa Diyos sa buhay mo. At yun ang anghel. Kung hindi man makita ng tao yan, pero may anghel. Anong gagawin ng anghel? Kapag nakita niyang ikaw ay gumawa, nakita niyang sinusunod mo ang salita, pinapatupad mo para sa loob ng iyong pamilya. Hindi man makita yan, ma-acknowledge ng kapatiran yan, merong nilalang ng Diyos na sa langit na magbibigay papuri sa Diyos. Sa panong paraan sila, yung mga anghel magbibigay, ang sabi, the manifold wisdom is manifested to the church of the living God. Paano manifestation? Nakikita ng mga anghel sa buhay ng bawat isa. Na tinutupad ninyo, natin, ang kanyang utos. Hallelujah. Uulitin ko, ang sabi ni Pablo sa 3:10, sabi rito, to the intent that now unto the principalities, sino yung principalities and powers? Mga angelic. In heavenly places, might be known, malalaman daw nila. Ang alin? Sa church, the manifold wisdom of God. So, kung ang iglesyang tumanggap ng salita ng Diyos, kung hindi nakarating sa paggawa yan, hindi nakarating sa pagsunod, walang manifestation. Walang makikita ang anghel sa atin at hindi sila makapag-aakit sa Diyos ng papuri. In a simple message na binabanggit natin, nagsimula tayo sa infant. May mga anak tayo, may mga apo tayo, meron tayong mensahe, may instruction na parating sa atin. Kapag yung instruction na yan ay hindi napunta sa gawain, mga kapatid, walang maiaakyat na kaluwalhatian sa Diyos. Hallelujah. Alam nyo ba ang mga anghel? Walang ginagawa sa langit kundi magpuri. Sabi Brother George, Apocalypse 19 verse 1, ang sabi ang mga anghel ay laging sumisigaw ng Alleluia. Isipin mo yun ha? Yun lang ang sinisigaw ng anghel. Anong sabi? Araw at gabi sila'y nagpupuri ng Alleluia. Eh higit tayo sa kanila mga kapatid, hindi lang Alleluia ang nasasabi natin. Marami tayong pwedeng mabanggit para papurihan ng Diyos. Hindi lang word Alleluia. Alleluia is praising God. Pero ang sabi ng Bible, ang nababanggit ng anghel, Alleluia, ang sabi, araw at gabi. Ibig sabihin, walang tigil. Ano man ang nakikita nila sa ginagawa ng mga anak, anghel, ano man ang nakikita ng anghel sa ginagawa ng mga anak ng Diyos, walang tigil sila sa papuri sa Panginoon. So, itong praise na ito mga kapatid, praise of His glory. Ang nagdadala niyan, mga kapatid, ay walang iba kundi ang iglesia. Na napaparangalan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa. Amen.
Sabi ng iba, ang pinakamasaklap daw sa buhay natin ay yung mamatay tayo. Ay yung mawala ka sa mundong ito. No. Nasundan niyo ibig sabihin? Ang isa sa pinakamapait na magaganap sa buhay natin, hindi lang ang kamatayan. Ang alin? Yung mensahe ng Diyos na hindi natin napagsikapang ipamuhay, hindi natin napagsikapang tuparin, at namatay po tayo, that's worst. Hallelujah. Sabi siya, amen? Dahil lahat ng tao mamamatay, tumatanda, at papunta tayo sa pagkabulok. Hindi yon ang katapusan ng buhay natin. Ang mahalaga sa buhay natin, nakatanggap tayo ng mensahe ngayon, at itong mensahe na ito, may principles, mayroong tinatawag na instruction. At yan yun sa hukom. Hallelujah. Praise the Lord. Na kung hindi po natin ito pagsisik, mga kapatid, hallelujah, natuparin, hindi po tayo makapaghahatid ng kaluwalhatian sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So, kung say praise the Lord? Amen. Okay, so dagdagan ko pa mga kapatid ng verse. Balik tayo sa Ephesians 1. Ang sabi sa verse 17, binasa na natin. Ang sabi ng ni Pablo, pinadaan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. At sa verse 18, that the eyes of your understanding being enlightened. Mahalaga yung pagkaunawa, pagkilala at pagunawa. At sabi sa verse 19, and what is the exceeding greatness? Ito. What is the exceeding greatness? Pakibasa mo nga sa Tagalog, Brother Jonel. Pastor, pakibigay niyo yung mic. Ephesians chapter 1, verse 19. Tagalog, Tagalog ba? Ephesians. Ayon po dito sa Ephesians chapter 1, verse 19. At kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating pagsisisampalataya ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Iyon. Dito kasi sa akin, sa King James, and what is the exceeding greatness of His power to us ward who believe according to the working of His mighty power? Amen. Gumagawa ang Diyos sa buhay natin. Amen. Correct. Ito yung mahalaga o importanteng malaman natin, mga kapatid. Tayong lahat ng mga mananampalataya na dinatnan ng mensahe ng Diyos, mga kapatid. Hindi natin maiisa-isa dahil maiksi ang oras natin. Kung hukom ang pinag-usapan at ito ay principle and instruction, mga kapatid. Kung yung mensahe na yan, nakapaloob lahat ang mga bagay na spiritual blessing dyan. Kapag hindi po natin ito tinupad. Hallelujah. Hindi makagagawa ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kasi ang sabi ni Pablo, dito, doon sa mga sumasampalataya. Ano sabi ni Pablo? Yung believe. Doon sa mga sumasampalataya daw. Sabi rito, according to the working of His mighty power. Amen. Kapag sumasampalataya ka, hindi lang naniniwala yan. Ang sumasampalataya, bukod sa naniniwala, ay tumutupad yan. Hindi buo, hindi makukumpleto ang blessing pagka naniwala ka lang. Maraming naniwala. At yung naniwala, mga kapatid,
hindi nakarating sa gawain, hindi dun sa pagtupad. Kaya hindi po nakakarating ang kapangyarihan ng Diyos. Ano ba yung kapangyarihan ng Diyos? Yung makita ang kaluwalhatian sa buhay natin. Let's say training natin sa bata. Narating na yan, na pinag-usapan natin, yung training na dapat natin gawin sa bata, mensahe yan eh. Instruction yan. Di ba? Na dapat ginagawa natin na mula sa pagkabata, mula sa pagkasanggol, ginagawa natin ang training kapag ito'y sinasampalataya na natin na dapat nating ipatupad. At ito'y ina-action na natin, mga kapatid. Kapag sumunod ka at gumawa ka, makikita mo yung kaluwalhatian ng Diyos dyan. Ito, isa pinakasimple, simplest. Pamangkin o apo namin na si, limutan ko yung apo ko, si Sophie. Sinimulan namin sa kanya, sa mag-asawa, Jerome at saka Ruby. Andito ba sila? Wala. Sabi ko, ganito ang gawin ninyo nung sila'y nandun pa't kasama namin. Everyday, ganito ang gagawin mo, Jerome, pagkagising ninyo, ang CDT nyo, ang PDT nyo, ganito ang gawin nyo sa anak. So, tinuro namin sa kanila, yung bata, kapag sila nagpipray, isabay nyo ng gising ang bata. Kasi tulog pa yung bata eh. Ginigising nila yung bata. Ano ang ibig sabihin? Na kapag sila'y nagpipray sa Panginoon, pinapakita nila sa anak nila na yung kanilang ginagawa ay dapat niyang matutunan sa kanyang hanggang paglaki. So, ang nangyari, mga kapatid, ang nangyari, nung ginagawa nila yung mga ilang panahon, una, ang hirap gisingin, iyakan pa. Pero dahil yung struggle, yun ang kalaban, hindi sila nagpaantig doon. Ang ginawa nila, hindi anak, ginising nila. Hindi ba't malaking masakit na damdamin yung anak mo, nagpapahinga yung anak mo na ganun pang kaliit? Pero dahil salita ng Diyos ang kailangan sundin, at yun ay kanilang ginawa, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, kung nasan ang kapangyarihan ng kaluwalhatian ng Diyos? Nasa batang ganung kaliit. Nung sila Jerome ay nagpipray at kumakanta sa Panginoon, yung anak nila nagtataas din ng kamay, nakapikit at kumakanta rin sa Panginoon. Nandun ba ang kaluwalhatian? Wala. Nagmamanifest ba ang kapangyarihan ng Diyos o hindi? Sino ang gagawa nun? Tayo ba? Hindi. Ang sabi ni Pablo, Diyos ang gagawa. Ang kailangan lang natin gawin, sumampalataya ka, sumunod ka. Hallelujah. Para ano? Makapag-akyat ka ng kaluwalhatian ng Diyos. Praise the Lord. Hindi tayo ang gagawa niyan. Kapangyarihan ng Diyos ang gagawa niyan. Ang kailangan lang natin, sumampalataya, ang sabi dito, at sundin ang kanyang pinag-uutos. Hallelujah. Yung ginagawa ni Brother George sa kanyang apo habang nagpupuri, nakakasanayan ng bata yan na kapag dumating ang araw, si Brother George, hindi ko naman sinasabing mawala na siya, ipagpapatuloy yun ng kanyang apo. At yun ang isang pinakamagandang malaking pamana para sa kanyang apo. Amen. Hallelujah. At ganoon din sa ating mga anak, mga kapatid namin. Magandang pamanang edukasyon, kinabukasan, pero sabihin ko sa inyo, walang hihigit na pinakamalaking pamana na maibibigay nyo sa anak nyo yung training. Amen. Hallelujah. Walang ibang pinakahigit na ibibigay natin sa ating mga anak. Hallelujah. Hindi lang material. Ang material, pwede pang magpahamak yan sa mga anak natin. Amen. Kung hindi natin sila tuturuan ng tama. Alam nyo, kapag isa kayong pamilya na marangya ang buhay ninyo at wala kayong training, mga kapatid, delikado ang inyong anak. Amen. Bakit? Masasanay sila sa isang marangyang buhay na wala silang katraining-training. Kaya, hindi masama ang financial blessing sa Panginoon na pakinabangan basta't merong kang salita ng Diyos. And accuracy, that is the perfect knowledge of God. Yung training, mga kapatid. Sister Joanna, base sa kanyang testimony, talagang meron silang sariling bahay and I believe may kotse sila. At sabi niya, may kondo sila. So, ganun sila kaangat sa buhay. Ito, masaklab, Sister Joanna. Kapag walang training ang iyong anak, it will become a worst.
maghihirap ka sa damdamin mo. Kasi bakit? May mga bilang anak ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos, dapat yung anak mo ay makita mo ng ganito na nasa larawan ng Diyos. Hindi siya ngalngalin, hindi iyakin na, hindi siya gumaganyan-ganyan. Kundi talaga makikita mo, isa siyang mahusay na anak. Ano ba siya, babae, lalaki? Babae, lalaki. O, kita mo? Biblical. Sons and daughters. Sons and daughters. Sakto yun sa'yo. Yung iba kasi, puro babae lang. Yung iba, puro lalaki. Pastor, lalaki. Pero sa'yo, sons and daughters. Ako, sons and daughters din. Hallelujah. Amen? Shall we say praise the Lord? So, napakahalaga dito ng pinag-usapan natin. Mga kapatid, alang-alang ito sa mga kapatid. Sana pagtsagaan ninyo yung mga sinasabi ko. Alam ko naman, mga kapatid, abot ninyo. At kung kayo'y kinakapot ng aking sinasabi, dahil ito sa mga kapatid natin. Hindi natin sila mabigla eh. Praise God. So, yun nga. I'm almost done. At wala na po talaga akong oras. Marami pa akong gustong sabihin. At dun sa, para sa ating mga kapatid, itong message na ito ay para sa inyo. Para din ito sa inyo, mga kapatid. Kasi ang pagparito po ninyo ay isang malaking pagpapala na ang matanggap ninyo sa araw na ito, mga kapatid namin, na mga bisita. Si Brother Jonel, Sister Joanne, at Sister Joanna, sa narinig nyo po ngayong umaga, alam kong maraming loopholes sa kaisipan ninyo. Dahil posibleng first time nyo lang kayo na makarinig ng ganito. Seven Adventists, meron silang ano. Pero itong kit namin, mga kapatid, ay isang pinaka-basic teaching about the hukom message. Ito po ay isang basic teaching pa lang. Nandun pa yung pag-uusapan natin habang yung ating anak na tinitrain natin as an infant hanggang sila'y paglaki, kailangan ay masubaybayan. Gusto ko lang pong tanungin kayo, mga kapatid. Brother Jonel, ilang taon ang panganay mo? 10 years old po. 10 years old? Ilan po ang anak ninyong mag-asawa? Hindi lang iyo. Inyong mag-asawa? Apat. Lalaki, babae, ilan ang babae, ilan lalaki? Puro lalaki. Puro lalaki. Nako, mga pastor pala yan. Praise the Lord. Nako, meron ka na. Sige, bro. Meron kang gusto sabihin? So, ibig sabihin, Brother Jonel, sige, upo ka na, bro. Sister Joanne, ang mga anak nyo pala, mga lalaki, manggagawa yan. Amen, opo. Manggagawa yan. Amen. Yung bunso ko nga po, 3 years old po yung bunso namin. Pag magsimba siya, ayaw niyang magsimba na hindi naka long sleeve. Kasi, ano daw siya, pastor. Yes! Pastor praise daw siya. So, yung mga anak namin, pag magsimba, naka long sleeve kasi, magiging pastor daw sila. Ganun. Amen! Praise God! Palakpakan natin ang Panginoon. Kita nyo? So, ibig sabihin, posibleng sila Brother Jonel at Sister Joanne, ay meron talaga silang spiritual caring para sa kanilang family. Kasi hindi magiging ganun ang bata, mag-iisip na siya maging pastor kung hindi nakikita sa pamumuhay niyo. So, pagpatuloy niyo yung magandang ginagawa ninyo para sa pamilya niyo, dahil sa panahon na ito na sinasanay niyo pa ang inyong mga anak, in the future sila ay maging mga manggagawa. Isipin niyo, 4 yan, kung lahat yan ay maging pastor, praise God. Ilang kaluluwa ang aakayin niyan at dadalin nila sa para sa Diyos. At saka yun ang isa sa pinaka-tagumpay natin bilang magulang. Kaya sabi ko kanina, ang tagumpay natin hindi lang dahil napagtapos natin sila ng pag-aaral, kundi ang pinaka-magandang ipamana mo sa kanila ay yung anak mo ay mahubog mo sa espiritual. At darating ang araw na magpapasya sila na magpagamit para sa Panginoon. As to be a servant of God. Hallelujah. So, yan po yung adikai ng aming mensahe ay sinasabi namin sa church nito na ma-train talaga namin ang aming anak. Mga anak, someday, babae, ang lalaki man sila, magamit sila ng Panginoon. Praise God. So, praise the Lord. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord!
Amen. So ito ay simpleng mensahe lang mga kapatid. At hopefully na sana ang mga bisita natin sa umagang ito ay nakatanggap sila at na-enlighten kayo sa mensaheng ito mga kapatid. So palakpakan natin ang Panginoon. Sigaw natin, hallelujah! Salamat, praise the Lord! Pwede ba tayong tumayo lahat mga kapatid? Magsasara lang ako sa isang maikling panalangin. Hallelujah. So, pikit natin ang ating mga mata, yuko ang ating mga ulo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Lord, ang napag-usapan namin ngayong umaga, Panginoon, patungkol sa paghahatid ng papuri, kaluwalhatian sa iyo, Lord, ay ipinadaan mo sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo. Siya po ang aming channel, si Jesus Christ, Lord, na iyong anak, na kung saan ay itinatag mo ang iyong larawan sa kanya bilang anak ng Diyos in the perfect image of God. Lord, ang sabi ng aming Panginoon Jesucristo, Lord, sumunod kami sa kanya, follow me and my yoke, and my burden is light. Sabi niya ang Panginoon na kung kami na sa kanya, mananatili sa kanya at susunod sa kanyang mga utos, alituntunin Panginoon, ay ipamamana mo rin sa amin Ama ang anumang ipinamana mo sa kanya. Lord, sa umagang ito, dalangin namin, Panginoon, na patuloy kang gumawa, kumilos sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Lord, sa pamamagitan ng iyong salita na magiging daan, na ito'y masampalatayanan namin at kami makagawa upang sa ganon, Lord, magmanifest sa bawat pamilya, Lord, ang iyong kapangyarihan. Nang sa ganun, Panginoon, ang sino man makakita, Lord, ay makakapaghatid, papuri, luwalhati para sa inyo. Ama, pagpalain niyo po ang iyong mga salita at ganun din, Panginoon, ang aming mga bisita. Sila Brother Jonel Cortel, Sister Joan Cortel, at si Sister Joanna Tan, Panginoon. Lord, hindi po insidente na sila'y nakarating dito, Panginoon. Ito'y niloob mo, Panginoon, bago pa itatag ang sanlibutan. Dalangin ko lang, Panginoon, ang bagay na kanilang napakinggan. Kung ito man ay kulang, Panginoon, ikaw ang magpuno sa kanilang isipan, Panginoon. At loobin mo, Panginoon, kung pahihintulutan mo, Lord, na sila'y magkaroon ng katanungan, malalim na kauhawan, Panginoon, na alamin kung ano ang mga bagay na ito. Panginoon, ibilang mo sila, Lord, sa iyong iglesia. Panginoon, na makamtan nila, Panginoon, ang pangako mo. Hindi lang bawat individual, kundi ang buo nilang sambahinan ay aakyat mo, Panginoon, na ilalagay, itatatak ang pangalan mo. Hallelujah. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa umagang ito, sa lahat ng mga nakapakinig, maging sa video coverage, Lord, ng live. Lord, ng mga matyagang sumubaybay simula sa umpisa hanggang pagtatapos. Pagpalain niyo sila. Itinataas ko rin sa inyo, Panginoon, ang mga anak mong may mga suliranin. May problema sa pinansyal, may problema sa physical. Lord, may problema sa emotional, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord, bigyan mo ng katugunan. Hallelujah. Na ang fellowship ngayong umaga, Lord, ay maging pakinabang, Panginoon, sa lahat ng bagay. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga kapatid ko, Panginoon, maging mga manggagawang kasama ko rito, si Brother Jonel, Sister Joanna, Sister si Joan, Panginoon, lahat mga kapatiran namin dito na may mga sigasig na gumagawa, Lord, at sumusunod, nagpapatupad ng iyong mga utos, Panginoon. Pagpalain niyo pong lahat, Lord, at naway makinabang kaming lahat sa kapangyarihan mo. Patawarin mo kami sa aming mga kakulangan.
sa mga bagay na kahinaan ng aming buhay, mga bagay na nagiging hadlang sa paglago, sa progresibo ng kapahayagan, Panginoon. Ano man ito, Panginoon, Lord, tunawin mo sa kalagitnaan ito, Lord God, ng kongregasyong ito. Naway isulong mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu Santo na pakilusin ang lahat ng bagay. At nawang iglesyang ito, Panginoon, ay makita ng kapaligiran, Panginoon, na nasa isang manifestasyon ng karunungan mo, Lord, upang sa ganon, maihatid ang kapurihan at kaluwalhatian sa iyo, Ama. Sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.